Ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol sa GMA or sa ginawa po ng GMA kung saan mas lalo lamang daw po nilang kinawawa ang sarili nila. Mas lalo lamang di umano na naging kawawa ang GMA dahil sa mismong hakbang na ginawa nila. Pero bago po natin natalakayin ang hinggil po sa balitang ito, pag-usapan po muna natin ang nabubuong love team ngayon sa bagong Itbulaga ng TPINC. So talagang nagsisimula na po na magpaingay ng pangalan or gumawa ng ingay sa social media ang bagong Itbulaga upang sa gayon magkaroon po ng chance na magkaroon po sila ng sarili nilang supporters. Gaya ng mga naging update ng mga nakaraang araw, parang mas lalo lamang daw po di umanong pinatunayan ng tape or ng mga halos host na totoo ang chismis, na totoo ang sinasabi ng TVJ na balak po talaga nilang gumawa ng panibagong love team kagaya ng Aldab. Sapagkat meron pong viewers ang kinikilig sa tambalan daw po ng dalawang host ng bagong Itbulaga The Recads. Ito po ay si Alex Samiro and Kim Poy Feliciano. So kinikilig daw po sila kapag nakikita nila ang dalawa. So may bago pong tambalan Ang Aldab 2.0 ng bagong Itbulaga ay ang hashtag Kim Sa, Alex Samiro and Kim Poy Feliciano. So, hindi po natin alam kung sinasadya ba na kailangan magkasama silang dalawa para magkaroon po ng infak sa mga manonood, makita na may chemistry ang dalawa. Pero since naaamoy ng netizens na may chemistry yung dalawa ay mukhang gagawa raw po ng bagong tambalan ang bagong Itbulaga. Siyempre kung meron pong nang babatikos dahil imposible naman di umano na mapapantayan nila ang tambalang Aldab or mapapalitan nila ang tambalang Aldab. Meron din naman po nagtatanggol sa host sapagkat syempre hindi naman po sila kasama or kasali no magkaroon ng hidwaan or lamat ang relationship ng tape at ng TVJ. Ang sabi nga po dito, kung ako ang tatanungin tungkol sa bagong host, okay naman sila. At least nakakapagpasaya ng mga tao at maraming natutulungan. God bless. Sabi pa sa isang komento, parang ikaw lang naman ang kinikilig with happy emoji, nalabas ang teeth, and a peace sign. And kung pagtutunan nga po natin ng pansin ang mga bagong host, totoo naman po na okay lang naman talaga sila. So meron pang chance na mas gumaling pa sila pagdating sa hosting. Hindi naman natin yon winawala sa kanila. Pero kasi ay Itbulaga yung pangalan kaya hindi sila na-appreciate. At the same time, okay lang naman na maging host po sila at magpasaya ng tao. Pero yung gagamitin po ang at gagayahin ang segment, gagayahin ang nasimulan po ng TVJ, parang mali naman. Lalo pat gusto po nilang makawala sa anino ng TVJ. Gusto nilang makawala sa pangbabash. Gusto po nilang gumawa ng sarili nilang show. Mag-reformat. So, maling-mali po na gayahin kung ano po ang nasimulan ng TVJ. So, pwede po silang makapagpasaya in other way ng mga tao. Pero yung gagayahin mismo, kung noon nasimulan ay ibang usapan na yon. At hindi po yung pagpapasaya, kundi pagpapainit ng ulo ng maraming Pilipino. Lalo pat kung ang gagayahin po nila ay yung talagang minahal ng tao. Samantala, tara naman nga po't dumako sa pinakasentro ng ating update ngayong umaga at pag-usapan po natin ang patungkol sa ginawa ng GMA Network na kung saan ay mas lalong kawawa or mas lalo lamang nilang kinawawa ang sarili nila or mas lalong naging mukhang kawawa, yun pala yung tamang term. Mas mukhang naging mukhang kawawa po sila dahil sa ginawa nilang pagtanggap sa It's Showtime sa GTV. Ngayon, paano po nasabing mas lalong naging kawawa ang GMA Network sa pagtanggap? Kung tutuusin, swerte po nila dahil malakas din
at may solid din pong advertiser ang It's Showtime. Ito po ay dahil kung mapapansin po natin ay wala pong sariling noontime show ang GMA Network. Ang ABS-CBN ay mayroong It's Showtime, kung hindi nga lang po nawala ng prangkisa ang ABS, malamang po niyan ay nasa kanila pa rin ang It's Showtime. Patuloy at hindi po nagagambala ang It's Showtime. Ngayon, ang TV5 ay nasa kanila ng TVG at sila po ang magmamanage. So, meaning pati po ang TV5 ay meron na rin sariling noontime show. Pero ang GMA Network parang kawawa naman, parang hindi kaya na magkaroon ng sariling noontime show. At tumaasa na lamang kasi puro renta na lang po, no, sa oras. Parang pinaparenta na lamang po nila ang oras nila sa noontime show. At walang balak na gumawa ng sariling noontime show. Lalo pat usap-usapan po sa social media ng Sparkle Artist ay makikita po at may posibilidad na i-guest po sa It's Showtime sa GTV. Syempre, malaking bagay po yan para sa mga Sparkle Artist. Lalo na po yung mga matagal pong nakatenga ngayon, walang ginagawa at kinakailangan ng trabaho kahit guesting lamang. Malaking bagay na po yan sa kanila. Kaya ito po ang naisip ng mga netizens, no, na dahilan kung bakit tinanggap po ng GMA7 ang It's Showtime sa GTV para magka-exposure po ang kanilang mga artist na nakatenga ngayon. Pero kung totoo nga raw po ang kanilang sa palagay na ito ang tunay na dahilan kung bakit tinanggap ang It's Showtime, eh bakit hindi na lamang daw sila mag-produce, bakit hindi na lamang sila gumawa ng sarili nilang noontime show? Hindi daw yung kumukuha pa sila sa ibang production para lamang po ay magkaroon sila ng noontime show at magkaroon ng exposure ang kanilang talents. So sabi nga po dito sa komento ng isang netizen na si Kuya Berto. So shout out, and ang sabi po niya rito, gusto pala nila ma-expose ang mga Sparkle. Nasaan na yung show ng mga Sparkle artist? Bakit hindi nila ipinapalabas? Nung nakaraan, pinopromote pa nga nila yon. Taon na ang nakalipas pero hindi pa rin nila maipalabas sa channel nila. Ano kaya yung tinutukoy po dito na, no, ni Kuya Berto na palabas po ng GMA na matagal na nilang pinopromote pero parang walang planong ipalabas? Anyway, sa pagpapatuloy ng kanyang komento, gusto ma-expose mga artist nila, bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang noontime, na sarili nilang noontime show, hindi yung kumukuha pa sila sa ibang production outfit gaya ng TIP at ABS-CBN. Hanggang doon na lang ba ang GMA? Block timer na lang ba sila? Kapag dating ng tanghaling tapat ang palabas, buti pa ABS-CBN. Umaga hanggang gabi, sariling gawa nila. Kung hindi lang na politika, tuloy-tuloy pa rin. So, yun nga po, no? Sa GTV, sa main channel nila na GMA7, ay puro upa lamang po ang kanilang noontime. Wala silang sariling noontime show. Para ma-expose naman nila at mabigyan naman po nila ng trabaho yung iba pa nilang artist. So parang nagmukhang kawawa lamang daw po ang GMA dahil parang hindi nila kaya gumawa ng sarili nilang noontime show. Kasi mula po nung tinanggap nila yung It's Showtime sa GTV, hindi naman po mapapansin, ngayon nga lang po sumagay sa isipan natin na oo nga, no, puro black timer lang pala ang kanilang noontime show. Kayo po ba, ano ang inyong saloobin hinggil dito? Pero malay po natin pagdating ng 2024, pagkatapos po ng black time agreement ng tape INCS sa GMA Network, ay gumawa sila ng sarili nilang noontime show. Kasi dalawa lang naman po yan kapag kaumalis ang tape at sumuko na. Either mapupunta po ang It's Showtime sa kanilang main channel
or gagawa na lamang sila ng sarili nilang segment. So yun lang po ang ating update ngayong umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.